Ops, nandito tayo ngayon sa Star Mall ng Mandalo, yung EDSA Corner Show Boulevard, kung saan pupuntahan natin yung Exquisite Advanced Dental Center na pinagmamalaki ni Diwata. So let's go at samahan nyo po tayo dahil nandito lang naman po ito sa third floor ng Star Mall. Kasama pala natin dito si Alvin TV, Papa Bin TV, Yabagis Vlog at siyempre ako. No? At dahil nga ito isa sa pinagmamalaki ni Diwata dahil makabago ang kagamitan dito. High tech kumbaga sa panahon ngayon. Dahil nga pinakita na po ito ng loob at yun nga si Alvin sumalang na kaagad. So wala man lang kaming intro talagang salang na kaagad si Alvin dahil gusto rin ng Exquisite Advanced Dental Center na mas gumanda pa ang ngiti ni Alvin kaysa noon. Sabi nga kung papasok ka sa isang dental talagang malungkot ka. Pero sinisigurado nila Doc at Doktora na lalabas kang nakangiti. Kaya tara at samahan nyo ako kung ano ba yung mga pagbabago na gagawin sa atin para ngumiti pa tayo ng sobra-sobra at hindi naman tayo nakakaya pag ngumiti. Doc Sandra, mga kapit. Yari ka sa asawa niyan, pulis daw asawa niyan. Pulis asawa mo, ma'am. Mga asawa ko naman, ma'am. Sundalo. Ano, commander sa bahay. Lipad-plato. Tigasin yan, tigasin. Tigasain at tigalaba. Yes. Hindi na pa rin yung hawak natin ngayon, mga kapayan. Ito na. Nababago na yung buhay natin dito. Okay. Akala ko hindi siya gumana, sir. Akala ko hindi siya gumana. Na-overpatig. Nakakaroon talaga na gano'n. Mamaya, i-interviewin ko na naman. Kakaiba pala talaga si Albi. Ang lupit. Ang suwal, ma'am, ano yung gagawin natin ngayon? Nakita mo po sa x-ray mo, okay naman po. Kasi di ba na-x-ray tayo kanina? Opo. The same time, okay pa? Okay, okay na pala po. Okay na. Uwi ka na. Tingin ko nga, ang ganda nga sir yung ipin niyo. Kaya nga, hindi ka daw pwede mag-brace. Yung maganda nito, sir, na gawin, linisan po muna natin. Tapos after nung linis, tignan natin kung may kailangang pastahan. Hindi kasi ako nagtototbrush, baka dahil doon. Diba? Tapos ito, sir, maganda, i-brace po sa baba. Para mawala. Ito yung pinaka-open. After ng braces, pwede po kayong compost piso. Okay. Pag na-align na po natin. Abot yung sabi ko sis. Ano ba yung sinabi nito kanina, Naisa? Bell bridge? Yung bridge ko, yung bridge ko. Opo. Mas okay po yun, sir. Kasi yung fixed bridge, yun, sir, yung naka-fix na sa ngipin mo. Ngunit to say, hindi na po siya nire-remove. Kagaya nung conventional na postiso, di ba, sir? Na alam mo yun, na may bumps. Natatakot kasi ako sa postiso. Baka balon ako eh. Oo. Pero, sir, hindi mo naman po yun malulunok. Pero, eto, sir, yung fixed bridge, mas okay po yun sa inyo kasi lalagay na po yan, hibigit na po yan sir, sa ngipin nyo. So, parang na-restore niya lang, sir, yung original na form, na function, tapos na aesthetics mo, dati niyo po ngipin mo, alatang dahil. So, mas maganda po talaga yun. Daming pila! At that time, hindi pa sa gaano ka-trending ha, kung makasimor na yun. Sabihin mo na dito, Diwata. Sir, Diwata. Baka naman. Baka naman po makikitikin po ng palis ninyo at di ako nakakain ng antenna. Sa sobrang haba ng pila kasi. Ano? And si Doktora, Diwata, narinig mo ba?
pumila dyan si Doktora, hindi na nakakain kasi sa haba ng pila. Hiwala yung pila ng ano eh, pati sa sakyan may pila din. Ngayon, pag gabi ba kayo pumunta, ma'am? Ah, dapat ba umaga? Kasi sa gabi kasi haba talaga ng pila. Kasi may mainit kasi pag umaga. Yun. Ganun ba masarap yun, sir? Masarap. Sakto lang. Grabe si... Richard, ito na yung itsura natin ngayon. Kanina nung pumasok ako dito, super lungkot ko. Pero nang dahil sa kanila, Doktora, ito na yung itsura natin. Wow. Mukhang tao na tayo ngayon. Pero Doktora, bago tayo dumating sa ganitong ngiti ko, ano ba yung ginawa niyo sa akin? Bakit naging ganito na ako? First, sir, nag-take tayo ng panoramic x-ray para ma-analyze natin kung ano yung best option na treatment plan para kay sir. So, una, in-analyze natin, so kailangan niya ng ortho. Pero before po siya in-ortho or braces, inano ko muna siya, in oral prophylaxis. Yung oral prophylaxis po, in layman's term, is yung linis. So, nag-deep cleaning kami kay sir, tapos tinignan ko kung may mga papastahan muna, pinastahan ko muna siya. Tapos after po noon, nag-install na po kami ng up and down na braces. Yun. So, ito sir, kailangan mo itong up and down na braces para po sir, matama yung occlusion ng ipin natin para maging aligned siya. Tapos, in the long run, halimbawa after treatment, kung kaya niya ma-fill up yung space na dapat pupustisuhan kay sir, pwede naman gamitin yung space na yun for prosthesis. Pero pag kaya naman ng braces, hindi na siya kailangan. So, inuna po namin yung braces. Okay na po? Doktora, anong pa lang, mahalaga ba na kailangan pag wala pa tayo sa estates na mga kumanda na ano ba yung, bakit kailangan natin imintina na laging healthy yung ngiti natin? Of course naman, sir. Kailangan po natin panatilihing in good condition and in good health yung ating ngipin, hindi lang po yung ating katawan. Kasi syempre, sir, araw-araw natin ginagamit yan sa salita, sa pagkain. Especially, sir, ngayon, di ba? Yung ano, hindi mo ma-enjoy lahat ng pagkain, sir, kahit sobrang yaman mo pag wala ka ng ngipin, di ba? Pero Doktora, pag tumanda ka, ano yung cause o ano yung dahilan kung hindi ka naglilinis? Ano yung result na pag hindi ka naglilinis? Pag once na tumanda ka na, ano yung cause? Of course, sir. Kung hindi ka po nagpapalinis sa dentist or hindi po maganda yung oral hygiene niya, sir. In the long run po, pag tumanda po tayo, since tayo po ay aging, ang buto natin ay nagiging brittle. Same with our teeth po, nagiging brittle din po yan. At in the long run, pag halimbawa po nagkaroon na siya ng caries or pagkabulok, yun nga po, kailangan na siyang bunutin. Wala na po tayong ibang magagawa dun, kundi bunutin na siya at palitan siya ng postiso. Yun po. Kaya pala maraming mga senior rin na puro postiso na. Opo. Malamang sa malamang, sir, yung mga yun, siguro, before po kasi yung dentistry is all about extraction. Pag may masakit, extraction agad or bunot agad. Pero ngayon po, yung inaano ngayon ng kagaya namin ng exquisite, as much as possible, masave namin yung ngipin. So, highly recommended po namin yung napuntahan namin ngayon ni Alvin TV, ni Papamin TV, tsaka ni Solomon 21 dahil grabe, very ano sila, sa customer, sa patient nila, maalaga po sila, binibigay nila ang lahat. 120% kasi akala ko nga nakakatakot kasi for the first time again na nagpalinis ako dito tsaka matagal na panahon na way back of 2017. So ngayon lang kasi nagkakaroon kasi ako ng medyo bad experience sa mga nagdaang dentist sa area na ano ko kasi nagpa-dentist ako nung araw. Mira ka po. Sabi mo na pangi isang ngiti na. Kaya ngayon, confidence na po ako na harap ng tao. Alam niyo naman kung sino-sino yung mga tao na nakaharap natin. So may lakas na po ako ng loob na kausapin sila. Kaya maraming po salamat kay Doktora at siyempre dito tayo ngayon sa Exquisite Dental Center. Thank you po!